Hello mga ka-junior, ako nga pala si JR Mix Official, welcome to my channel. Mga ka-junior, papakita ko lang po sa inyo yung ating huling red pin salmon or mamali. Itong red pin salmon po, huli po ng ating bangka sa Pangulong. Ganito pong kalalaki yung mga hinuhuli nating isda. Itong hawak ko po ngayon, nasa 1 kilo po siya. Papakita ko po sa inyo ngayon kung paano po natin linisin ang ating red pin salmon. Mga ka-junior, ito na po yung ating red pin salmon or mamali. Prepare lang po natin yung ating chopping board then kutsilyo. Ayan. Paingatan lang po natin sa ating pagkakaliskis yung ating kamay para hindi po tayo mahiwa. Ayan. Make sure na habang nagkakaliskis po tayo ng ating mga isda or kahit anong uri ng isda, simutin po natin yung ating ginagawang pagkakaliskis na wala po siyang matitira. Ito pong isda na to mga ka-junior, marami po siyang pwedeng gawing luto. Kung ayaw nyo naman po na medyo maraming rekado o sahog, pwede po natin siyang iprito. Ayan. Iprito, isigang sa miso, sweet and sour, pwede rin naman po siyang inihaw na red pin salmon. Marami po, lalo na po pag mga ganitong kalalaking isda. Marami tayong pwedeng gawin dito. Mga ka-junior, ito na po yung ating kinaliskisang red pin salmon. Yan. Ito po yung pinaka-ulo niya. Yan. Sa paghihiwa naman po, depende po sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong hiwa. Ingatan lang po natin yung ating kamay sa paghihiwa ng isda. Baka mahiwa po natin yung ating kamay. Yan. Medyo matigas-tigas na po yung tinik nito kasi malaki na po yung isda. Make sure din po na yung updo niya po hindi po natin tatamaan. Yan po yung mga laman loob niya sa loob. Yan.
Iniwas po natin yung updo. Yung matigas po eh. Malaki na po kasi yung tinik niya. Ayan, sa kabila naman. Ayan. Yung ganitong kalaki, marami-rami na rin makakain. Ayan, tanggalin po natin. Ayan, baka matusok pa tayo ng kanyang pin. Ayan. Tigas eh. Ayan, nakakatusok na yan. Ayan, wala na pag mga ganyang kalalakal. Ayan, baliin na lang natin. Ayan. Mga ka-junior, kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe din. Pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga inilalabas ng mga bagong YouTube video. Ayan. Itong buntot, pwede na natin gilitan na lang para kumagat po yung asin. Yung malalaki na yung mga hiwa niya, susuot na yung lasa lalo na pag nilagyan natin asin. Yan. Pwede rin siya palang luto na fish stick. Yan. Red pin stick. Adobong isda, adobong red pin salmon. Pwede rin yan. Lalo na pag sariwang-sariwang isda, marami tayong magagawang luto. Yan. Ito naman, tatanggalin po naman natin yung kanyang mga pin na natitira. Medyo mapuril yung kutsilyo na nakuha ko eh. Tanggalin po natin yung mga pin. Paligpik. Ayan. Ingatan lang po natin yung kamay natin, baka yung kamay naman natin yung ating mahiwa. Ayan, tanggalin po natin yung hasang. Itong hasang na to, pag ganito pong kalalaki, medyo matalas na po yan. Matalas na po. Kaya ingatan lang po natin yung pagtatanggal ng hasang. Pati yung mga laman loob, yan. Dahan-dahan lang po natin hilahin para matanggal yung lumbo yung hasang yan. Yan na po yung hasang na tinatanggal natin. Kitang-kita nyo naman po, pulang-pula. Sariwang-sariwa po yan, bagong huli sa lambat. Ito mga ka-junior, minsan yung mga sanay na maglinang yun ng isda, kapirasong hila lang yan sa kanila. Pag hindi natin matanggal, pwede rin po natin kutsilyuhin. Matalas po kasi yung hasang. Ayan. Then, ugasan po natin mabuti yan pagkatapos natin linisin. Para yung mga dugo-dugo, minsan kasi yung mga dugo-dugo, ayan po yung malangsa sa isda. Pag hindi natin hinugasan mabuti. Yung ulo ng red pin salmon. Ito yung nakaulo po yun. Hiwaan po natin para pumasok po yung asin. Para malasang malasa. Yan. Hiwaan lang po natin. Yan. Hugasan po natin mabuti para yung dugo-dugo natitira. Ayan. Mawala po yung dugo. Ayan.
Dumaan lang po natin ulit ang nalya. Ayan. Ayan. Ayan mga ka-junior, pwede na po natin iprito yung ating ginawang red pin salmon. Ito na po ang ating nilinisang red pin salmon. Yan. Mga ka-junior, depende po sa inyo kung gano'ng kalaki po yung hiwang gagawin nyo pag naglinis po kayo ng isda. Ayan. Mga ka-junior, kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please like, subscribe din. Pakipindutin na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga inalabas na bagong video. Then comment na lang po sa baba para sa susunod na video ko, may shoutout po natin ang iyong YouTube channel. Guys, ito pala yung mga ginagamit natin na, yan, ito yung pautingga. Ito yung ginagamit natin sa panghuhuli ng malalaking isda. Ito yung tingga. Tapos ito naman po yung lawayan. Yan. Then ito naman po yung pataw para lumutang po yung lamba. Yan. Maraming salamat mga ka-junior.